Magandang araw sa inyong lahat. Ayan, ito na naman si Mama Hobita. Samahan ninyo ako mga palangga. Magluluto ako ng beef tapa. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito pasasarapin. Mga palangga, ang aking lulutuin beef tapa with potato. Mga palangga, ito po yung aking gagawin para sa aking beef tapa. Ito po. Pina-slice ko na yung kasim. Ito po ang aking ihahalo, mga palangga. Half lang ang kailangan ko dito sa lemon. Sa lemon na ito. Tapos, salt. Pepper, sugar, garlic, pang pabango, di po ba? Pang aroma. Ito naman, ang onion or sibuyas. Toppings natin ito mga palangga. So, ito namang patatas o potato, ilalaga natin ito mga palangga, tapos isosotay natin sa dairy cream. So, ayan at saka ito mga palangga. Huwag natin kalimutan ang pineapple juice. So, kailangan natin ng 1 cup na pineapple juice. So, akin ang umpisahan mga palangga. Mga palangga, ganito lang ang pag-slice ng sibuyas. Pero pag malalaki yan, pwedeng apat na parte. Ay medyo katamtaman lang, kahit dalawang parte lang. So, ayan mga palangga. So, mga palangga, kailangan natin ganituhin ang beef slice tapa para sa ating tapa. Beef slice. So, ganituhin natin. So, ayan. So, marami-rami ito mga palangga. Kaya ito. So, ito ay pagkaing lutong bahay lamang mga palangga. Mga palangga, tapos ko nang tadtarin ang aking beef slice para sa aking beef tapa. So, ililipat ko dito mga palangga. Hinugasan ko na po ito, malinis na po ito. So, ayan mga palangga. So mga palangga, ilagay natin yung asin. Saka yung paminta. Saka yung sugar. Saka yung
bawang. Alam mo mga palangga, yung iba hindi naglalagay ng bawang. So nasa sa inyo po 'yan. Ako gusto ko kasi pang amin lang naman, kaya gusto ko may bawang. Half lang mga palangga. So ayan mga palangga. So half lang. Tapos yung pineapple juice natin. Ibababad natin para sumarap ang ating beef tapa. So ayan, igaganyan lang mga palangga. Tapos mga palangga, atin itong i-coat. Tapos i-marinate natin ng overnight. Ayan mga palangga. Mga palangga, kubira natin ito. I-marinate natin ng overnight. Mga palangga, ito na po yung kinot ko overnight. So, atin ang ipa-fry. Ito na mga palangga. So, ito lang talaga. Ipa-fry na natin mga palangga. Konting oil lang mga palangga. Ipa-fry na natin. So, hindi kailangan nakalutang sa mantika. So, kailangan konting-konti lang ang oil na ating ilalagay. At saka, mahina lamang ang apoy mga palangga. So, ganyan lang. So, ayan mga palangga. Ilalagay ko tong puti ito. Hanggang sa lumambot ito mga palangga. Saka natin lagyan ng butter at saka pepper and konting asin, iodized salt. Takpan muna natin. So ito mga palangga, pinapalambot natin. Ayan, nilalaga natin hanggang sa maluto. So ayan, atin na munang takpan ulit. So ayan mga palangga, ayan na oh. Ganito lang ang kailangan natin. So hindi masyadong ayan. So medyo malakas ata ang apoy, bawasan natin mga palangga. So ganyan lang mga palangga. Ganyan lang, hindi masyadong tusta, brown na ng kaunti. So at saka kung napapansin nyo mga palangga, konting mantika lang. Tapos, mahina lang ang apoy mga palangga para suwabi ang pagkaluto ng ating beef tapa. So, hindi na natin ito pwedeng iwanan baga ganito kasi
may tendency na siyang masunog. So, ito po yung tama, mga palangga. Ganito. So, ayan mo na. Mga palangga, malambot na yung potato na nilaga natin. So, ngayon, lagyan natin ng susute natin sa butter, mga palangga, para maging malinamnam. So, ayan, mga palangga. So, slow lang ang apoy, mga palangga. So, lagyan natin, mga palangga, ng kunting salt. Kunti lang. Pepper. Ayan, mga palangga. So, hayaan muna natin mga palangga manuot ang butter para maging malinamnam ang ating potato fry. So, ganyan lang mga palangga. Okay na ito mga palangga. So, ayan mga palangga. Kahit hindi ka na mag-rice, pwede na itong mga palangga, ito yung toppings ng ating pitapa. Ayan mga palangga. Walang sayang ito sa atin. Mga palangga, napakasarap, sakto lang ang lasa mga palangga. Hindi maalat, hindi rin maasin, so sakto lang. Yeah, try niyo mga palangga.